Magandang hapon na namang muli sa inyong mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles, at inyong mga kasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham na ating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At nagpapatago lamang sa pangalang Isa. Bueno, basahin na natin ang liham ni Isa. Dear Kuya Peles, magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa buong radyo. Ako nga po pala si Isa, 28 taong gulang. May-ari ng isang malaki at kilalang computer shop dito sa aming bayan at dalaga pa po ako natubong sa Balis. Tahimik sana ang buhay ko kung hindi dumating sa buhay ko ang isang lalaki na sa kauna-unahang pagkakataon ay sa kanya tumibok ang aking pihikang puso. Para malinaw sa inyo, Kuya, ganito po nag-umpisa ang lahat, Kuya Peles. Kailangan ko maghanap ng trabaho habang hinihintay kong tawag sa akin ni ate sa Canada. Eh, nakakayaman kay Tito kung maninirahan ako sa bahay nila. Wala naman akong inaambag na gastos. Ate, yung computer po, naghang. Pwede ka bang maghintay saglit? Eh, ate, kailangan ko kasing makalag-in. Kasi ang tournament namin online. Naku, paano kaya ito? Saglit lang ha. Tatawagin ko ang assistant ko ha. Ano ba naman, lalaki niyo? Naku, ate. Kanag-pirits na naman ang cellphone. Ate, 30 minutes na lang at tournament na namin. Pumunta ka na lang kaya sa ibang computer shop. Naku, ate. Wala namang ibang computer dito eh. Itong shop mo lang. Pumunta ka na lang sa bayan. Naku, bago ako makarating ng bayan, umpisa na ng tournament namin. Saglit lang ha. Yung assistant ko na ito siguro. Hello? Ano? Hindi ka makakapasok? Bakit? Dumaan ka muna dito. Kahit saglit lang. Para lang magawa itong isang unit. Ha? Grabe ka naman! Alis ka pala? Hindi mo man lang sinabi sa akin? Paano ngayon? Hidungat may customer na kailangang makapag-online para sa online tournament daw niya. Ano? Aalis ka na? As in, magre-resign ka na? Ano ba naman yan? Hindi naman pwede yan. Basta ka nalang aalis nang hindi man lang sinasabi sa akin. Paano man ato? Paano na ito? Miss, naku, may problema ako sa computer. Pwede ha? Kong gawin kung anong nire-reklamo nitong customers ninyo. Ako, pwede. Oh, ayan. Bumilis ulit. Oh, ayan na. Magkapag-online tournament ka na. Sige na, miss. Salamat, kuya, ha? Saktong-sakto. Walang ano man. Magkano ang serbisyo mo? Ha? Ang sabi ko, magkano ang serbisyo mo? Hindi, miss. Hindi naman ako nagpapabayad, eh. Bahala ka. Ay, kahit sana salamat man lang. Ibayad mo sa akin, pwede na. May sinasabi ka ba? Aha. Wala. Ayaw mo talagang tanggapin itong bayad ko sa serbisyo mo? Ay, okay lang, miss.
Walang problema dyan. Tulong ko na yan dito kay Miss Ganda. Binabayaran kita. Ayaw mo. Di bahala ka sa buhay mo. Grabe naman itong babae ito. Imbis na magpasalamat na lang. Inalok pa ako ng bayan. Teka, marunong ka kamo sa computer? Oo. Kahit papano eh, may alam. Ikaw ba'y may trabaho? Wala nga eh. Sige. Tanggap ka na. Ha? Tanggap na ako? Oo. At magsisimula ka na ngayon. Marami na bang kita? Ay, opo, ma'am. Huwag mo nga akong tawaging ma'am. Magkasing edad naman tayo eh. Ay, sige. Hindi ba't kasasabi ko lang sa'yo na magkasing edad lang tayo? Ay, sorry pala. Sorry. Matanong ko lang, marami na bang pumasok na customers? Ay, oo, marami na. Ganun ba? Anong ginagawa mo? Ibibigay ko yung kita ng computer shop. Sinabi ko bang kukunin ko? Ay, akala ko kasi kukunin mo kasi pumunta ka dito. Bakit? Wala ba akong karapatang pumunta sa shop ko? Ano mong oras kung gustuhin kong pumunta? Itabi mo lang yan. Bukas tayo magkwentahan pag ako ang bantay. Ano ka ba namang bata ka? Kukuha ka rin lang ng kapalit ng assistant mo eh. Hindi mo naman kilala. Kailangan ko ang assistant eh. Tamang-tama, nandun siya. May alam sa troubleshooting, di kinuha ko. Hindi mo kilala yung tao eh. Kung magnanakaw pala yon. Takot magnakaw yon. Dahil sinabi kong napapalibutan ng CCTV camera ang computer shop. Isa pa, katabi ko ang barangay hall, kung saan madalas magtambay ang mga barangay tanod. Ay, bahala ka na nga sa buhay mo. Makaalis na nga. Saan ka pupunta? Sa Chef Inay. Na naman? May assistant ka naman doon na. Ano pang gagawin mo doon? Isa pa, gabi na. May wifi doon, Nay. Ay, bakit? Wala ba tayong wifi dito sa bahay? Meron, kaya lang. Mahina eh. Ano ba namang babae ito? At kailan ka pa pupunta sa shop mo? Para magpapaantok lang ha? Sige po inay, pakisabi lang kay kuya, sunduin ako bandang alas 10 ng gabi. Kung dati-dati kuya ay umaga lamang ako nasa computer shop ko, ngayon ay halos sa computer shop ko naglalagay. Gustong-gusto kong nakikita at nakakasama ang assistant kong si Nardo. Pero hindi ko ito ipinahahalata at para hindi makahalata ay sinusungitan ko siya. Minsan kuya ay... Kuya, naglalag na po ang computer ko. Pwedeng pakiayos? Sige. Sumunod ako. Huwag mong gawin. Ha? Bakit naman? Ako ang gagawa. Nakakaya naman sa'yo. Trabaho ko lang yun. Hindi kaya... mo ba ako narinig? Sabi ko, ako ang gagawa, di ba? Sige, bahala ka. Talagang akong bahala. Anong palagay mo sa'kin? Walang alam sa computer?
ano bang problema? Mabagal eh. Ipats mo lang yan. Eh, hindi ho ba pwedeng si Kuya Nardo na lang ang gagawa? Busy siya. I-istorbohin mo eh. Busy nga yung assistant ko. Eh, paano po ito? Naglalagay. Nagmamadali pa man din ako. Ipats mo nga. Hindi nga ako marunong magpatch. Ano ba kasing problema ng computer? Eh, naglalag po. Bakit ka lumapit dito? Para gawin itong computer mo. Ano, nagre-reklamo na nga eh. Ayaw mo bang paggawa? Paano kasi? Nagmamarunong. Hindi naman pala alam gawin. Makalis na nga. Abat! Huwag na isa. Huwag mo na siyang patulan. Ano ba ito? Bakit ganitong nararamdaman ko? Para kong ice cream na natutunaw sa tuwing tinitidigan ako ng lokong ito. Ang tagal naman ni Nardo. Saan kaya yun nagpapapalit ng barya? Sinabi kong sa gasolinahan lang eh. Excuse me? Ano yun? Si Nardo, nandito ba? Wala. May pinuntahan. Nagpapapalit ng barya. Sino po sila? Ate ako ni Nardo. Kawawa naman ang kapatid ko. Nagtapos ng civil engineering at registered engineer eh. Utosan lang pala sa computer shop na to. Teka. Sinong civil engineer? Si Nardo? Oo. At kaya ako naririto ay para kunin na siya sa Canada. Ate? Oh, naririto ka na pala. Magpaalam ka na sa trabaho mo dito. At nang makaalis ka na, at nang sa ganun, makaalis ka na at maasikaso mo na ang paglipad mo papuntang Canada. Ate! Isa palang registered civil engineer si Nardo. Pero ginawa ko lamang utusan at sinungit-sungitan ko para lamang hindi mahalata na may pagtingin din ako sa kanya. Dahil dumating na nga ang ate niya at nagpapaalam siya na aalis na. Pero nangako siya na hindi ako iiwan hanggat wala siyang kapalit. Eh, lahat ng nag-a-apply o inire-recommenda niya o rekomenda ng kahit sino ay hindi ko tinatanggap para hindi siya umalis. Pero alam ko kuya na iiwanan din niya ako kapag talagang lilipad na siya papuntang Canada. Naguguluhan ako kuya. Ano po ba ang dapat kong gawin? Sana po ay matulungan ninyo ako sa aking idinulog ng problema. Lubos na gumagalang, Isa. Isa, abay, ibang klase naman ang diskarte mo, no? Ha? Para bang nagkukunwari ka lang? Ha? Para hindi lang umalis si Nardo? Ibang klase rin ang strategy mo, ha? Yun pala, may lihim kang pagtingin kay Nardo. Eh, kaya talagang ganyan ang buhay. Kung minsan ay mapagbiro, gustuhin man natin na makasama ng matagal isang tao, eh wala tayong magagawa kundi tanggapin lahat. Hanggang doon na lamang siguro ang pakikipagsama niya sa'yo
lalo na sa hanap buhay mo. At isa pa, high-tech na tayo ngayon. Marami ng social media kung saan pwede mag-usap ang dalawang tao kahit pa nasa magkabilaan sila ng mundo. Ang masasabi ko lang sa'yo, hindi mo pa naman asawa si Nardo eh. Abay, malay mo. Kung may pagtingin din siya sa'yo. Pagkagaling ng Canada, balikan ka niya. Kaya nga lang, ang mali mo, sinusungit-sungitan mo. Dapat sana, pinakitaan mo ng maganda. Yung mong may kasamang respeto man lang. Nang sa ganun hindi ka rin malimutan. Abay, sa pagkakaalam ko, hindi naman masyadong kagandahan ang pagsasama ninyo sa iyong negosyo. Kung tratuhin mo siya, parang utusan lang eh. Dapat hindi ganyan. Kahit na pinapasahod mo yung tao, kung tinuturing mo siyang katulong niyan sa negosyo mo, dapat nirespeto mo rin at pinakitaan ng maganda. Wala ang intention mo kasi, dahil may gusto ka sa kanya, kaya mo siya sinusungitan. Ikaw din ang may sabi. Na kaya mo ginagawa yan, dahil may gusto ka sa kanya. Hindi mo alam kung may pagtingin din siya sa'yo. Ngayon, dumating na ang pagkakataon na siya ay dadalhin ng ate niya sa Canada. Abay, biruin mo. Nandyan lang sa shop mo, na alalay mo. Civil engineer pala siya. Abay, anong connection niya sa computer shop na nabuhay mo? Abay, ang layo. Kaya nga lang, ang nakikita ko dito, parang may pagtingin din siya sa'yo eh. Abay, hindi yan magtatagal siguro dyan kung wala siyang nararamdaman para sa'yo. Na ikaw din, parang may konektado. Dahil pinapakitaan mo siyang hindi maganda at sinusungit-sungitan mo, yun pala, may lihim kang pagtingin. Abay, parang parehas lang kayo. Kaya nga lang, abay, hindi na siguro magtatagal, iiwanan ka niya. Alam mo ba kung bakit? Abay, may dahilan. Mag-a-abroad na pala siya. Pupunta siya ng Canada. Kaya nga lang, yung mga nag-a-apply, binabara mo naman. Hindi mo sila tinatanggap sapagkat yung purpose mo na hindi pagtanggap sa mga nag-a-apply, gusto mo na mamalagi pa dyan si Nardo. Abay, mali naman yan. Alam mo, Isa, kung talagang kayo sa para sa isa't isa ni Nardo, pabayaan mo siyang lumayo. Sapagkat kung talagang may pagtingin din siya sa'yo, abay, mga bata pa naman kayo eh. Malay mo, pag galing ng Canada, pasya lang ka, binalikan ka niya. Ang mali mo lang, dapat sana piniramdam mo sa kanya ng paipagtingin ka. Nang sa ganun, bago siya umalis, mayroon na kayong usapan. Hindi ba? Ngayon lang pwede mo lang gawin siguro. Kung may mag-a-apply dyan sa shop mo, abay, tanggapin mo lang para makaalis na si Nardo. Nangako siya na hanggat wala ka pang nakukuha, hindi kanya iiwanan. Ano ba yan? Pakawalan mo na. Kawawa naman si Nardo para magabi niya naman ang kanyang pinag-aralan. Magabi niya sa ibang bansa, malaking sweldo. Malay mo, pagdating na dito, hanapin kang muli. Kung makahihintay ka. Naintindihan mo ba, Isa? Bueno, iyan lamang ang masasabi ko sa iyong problema. At sana kahit papano ay nabigyan kita ng kaunting payo dito sa iyong problema. Bueno, mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras sa timpilan, inyong abangan at pakinggan
ang programang Peles at your service.